Matapos ilipat ang probinsya sa mas maluwag na quarantine, hinarang ang ilang nagtangkang pumasok sa Cavite na nag-akalang pwede nang mamasyal o dumalaw sa mga kamag-anak doon. Sa Las Piñas naman, kabilang ang mga basurero at tricycle driver sa isinasagawang testing ng lungsod. Nakatutok live si Katrina Son. Katrina! Vicky, naging mabigat nga ang daloy ng trapiko sa boundary ng Manila at na nasa ilalim nga ng MECQ papasok dito sa Cavite na nasa ilalim naman ngayon ng GCQ. Inakala rin daw kasi ng ilang mga motorista na pwede nang mamasyal dito ngayon. Nagmistulang parking lot sa haba ng mga sasakyang nakapila ang daang ito papasok ng Aguinaldo Highway dito sa Bacoor, Cavite. Medyo bumigat yung daloy ng ano dito ng mga daloy ng trapiko. Kasi bukod sa dumami yung mga motorista, dumami rin yung ating mga babantayan. Kaya dumami yung mga dumadaan dito ngayon. Alas 3 ng hapon nang magsimulang magkaroon muli ng build-up ng mga sasakyan dito. Paliwanag ng mga otoridad na nagbabantay sa checkpoint. Mas pinaigting daw nila ang kanilang ginagawang pagbabantay. Mas dumami raw kasi ang pasaway mula ng ibabana sa General Community Quarantine ang Cavite. Dahil boundary raw ito, akala raw ng ilang mga nasa Metro Manila ay maaari na silang mamasyal rito o kaya naman ay dumalaw ng mga kamag-anak. Yung mga iba kasi na namamasyal lang, nang wala namang business dito sa papasok ng Cavite, huwag na silang magpumilit para hindi na sila mabala. Bawat sasakyan daw ngayon, isa-isang chine-check ang mga ID, quarantine pass at kung residente sila ng Cavite. Kailangan din daw ipakita ang kanilang permit to travel. May ilang kasing pilit lumulusot tulad ng sasakyang ito na pinayagan daw makapasok sa Metro Manila mula dito sa Cavite dahil nakalagay na food delivery sila. Ayun pala ay namili ang mga ito ng paninda sa Maynila. Namili kami kasi para magtinda. Pinagsabihan din sila dahil hindi nasunod ang social distancing sa loob ng sasakyan. Pagka magkapatid, pwede magka ano sila, magkatabi. 'Yun ang alam namin. So hindi pala pwede 'yung ginawa namin na ano, nilagyan namin na distance. Sa lungsod naman ng Las Piñas, buong araw na naging mabigat ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Alabang Zapote Road. Usad pagong ang mga sasakyan. Nakadagdag pa sa bigat ng daloy ng trapiko rito ang naging panakanakang pag-ulan. Sinimulan din dito sa lungsod ngayong araw ang kanilang malawakang mass testing. Magsisimula na raw kasi na pumasok ang kanilang mga empleyado sa kani-kanilang trabaho. Pupuntahan namin ang bawat barangay to cater doon sa mga gusto na magpa-mass testing. Ito ang biggest step. At least gusto ko i-safeguard ang mga Las Piñeros. Nasa 300 to 500 na mga frontliners ang sumailalim ngayong araw sa rapid at PCR tests. Isang buong barangay kada araw ang target ng lungsod at hindi raw nila kailangan mag-alala dahil libre raw ito. Kasama sa mga tinest ngayon ang mga palero o basurero. Para kay Jilboy Lastome, malaki raw ang maitutulong nito para sa kanya at sa kanya na rin pamilya. Para po sa kapakanan rin ang mga palero, mga nagkakot ng basura. Kasi hindi naman po namin alam kung sino yung mga kalaban namin, kung ano yung sakit na kalaban namin. Saka yung mga hinakotan naming ruta, baka mayroong may sakit doon na positive sila sa COVID-19 po. Ganito rin ang pakiramdam ng kanyang mga kasamahan. Malaki po may tutulong sa amin to, para sa kaligtasan din po namin. Bukod sa mga palero o basurero, maging mga tricycle driver dito sa lungsod, kailangan daw sumailalim sa test. Hindi pa raw papayagan bumiyahe hanggat hindi sumailalim sa PCR o rapid test. Sang-ayon naman dito ang ilang tricycle drivers ng lungsod. Mano ba naman daw na mag-antay na lamang ng ilan pang araw? Para sa kaligtasan rin namin, sa anong pasahero. Pabor ako po. Sana po ma-swab testing din kami kasi hindi po namin alam yung virus na mano namin sa kapwa namin pasayro. Vicky, sa mga oras na ito ay mahaba pa rin yung pila ng mga sasakyan papasok nga dito sa checkpoint sa Bacoor. Gayunpaman, kung ikukumpara natin ito sa sitwasyon kaninang hapon ay mas kakaunti na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.